Hallelujah. Thank you, Lord. Ang sarap po ng presensya ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. So muli po, magandang umaga. Ang ating pong pag-aaralan ay ikatlong bahagi ng The Blessing. Ang una pong bahagi ay noong Father's Day and then noong June 30, Wednesday. At ito po ang ikatlong bahagi. So salamat po sa inyong presensya ngayong umaga. Amen. Thank you, worship team. Ang ating pong mahal na mga punong pastor ay nasa Baguio. So kung kayo po ay kanilang FB friends, amen, nakita natin at sila'y nag-i-enjoy. It was a long overdue vacation na dapat last year pa nung sila'y dumating. At alam niyo pong buhay ng pastor ay napakadali. Ano po? Umiiling si Ma'am Rosette. Madali pagkasamang Panginoon. Kaya't let's bless them and pray for their safety, protection, and rest. Their much needed rest. Amen. So we rejoice with them. Amen. Mahal, gustong-gusto ni Pastor sa Baguio. Reminiscing their younger years. Amen. Tayo ngayon magre-reminisce in history. So the blessing part 3 na may subtitle po na The Fear of the Lord. Ang takot sa Diyos. Praise God. At gabayan tayo ng Panginoon, bigyan po tayo ng pangunawa. Amen. Tunghayan po natin ang aklat ng Marcos, Mark chapter 12 verse 1. Ito pong winika ng ating Panginoong Jesus at nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinhaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan at binakuran ng mga buhay na punong kahoy. At humukay roon ng isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka at napas sa ibang lupain. Sa madaling salita, ito pong may-ari ng lupa ay nagtanim ng ubasan, mga punong kahoy, at ito'y pinamahala niya. At siya po ay lumisan sa malayong lugar. Verse 2, at sa kapanahunan, in the season of harvest, ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. At hinawakan nila siya at hinampas siya at siya'y pinauwing walang dala. So kanila pong sinaktan at hindi binigyan ng ubas ang kanyang alipin na sinugo upang kunin ang bahagi ng kanyang amo. Verse 4, at siya'y muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin, at ito'y kanilang sinugatan sa ulo at dinuwahagi. So they dealt with him shamefully. At nagsugo siya ng iba, at ito'y kanilang pinatay, at ang iba pang marami na hinampas ang iba at ang iba'y pinatay. So grabe na po itong mga pinag-iwanan po sa ubasan ng kanilang amo. Verse 6, mayroon pa siyang isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Datapwat ang mga magsasakang yaon ay nangag-usapan, ito ang tagapagmana. Halikayo, atin siyang patayin at magiging atin ang mana. At siya'y kanilang hinawakan at siya'y pinatay at itinaboy sa labas ng ubasan. Ano nga kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Siya'y paroroon at pupuksain ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa mga iba. Hindi man lamang baga nabasa ninyo ang kasulatang ito, ang batong itinakwil na nangagtayo ng gusali, ang siya rin ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagila-gilala sa harap ng ating mga mata.
So ito pong Mark 12:11 ay keynote ni Jesus from Psalm 118. This is the doing of the Lord. This is the day that the Lord has made, and it is marvelous in our eyes. We will rejoice and be glad in it. Anong araw na yon? Ang araw na pinatay ang anak. And in verse 12, at pinagsikapan nilang hulihin siya, at sila'y natakot sa karamihan, sapagkat kanilang napaghalata na kanyang sinalita ang talinhaga laban sa kanila, at siya'y iniwan nila at nagsialis. Sa talinghagang ito ay tinutukoy ng Panginoon ang propesiya na gagawin sa kanya ng kanyang bayan. He came unto his own and his own rejected him. Alam niyo po, ang Israel ang kalendaryo ng Diyos. Ito ang puno ng igos, the fig tree mentioned by Jesus. Ngayon po ay July 18. At hanggang sa ika-20, until July 20, ito po ay pumapasok po sa Hebrew calendar na tinatawag na ikasyam ng buwan ng Av. The ninth of Av in the Hebrew calendar. So ano po ang significant o mga naging mahalagang pangyayari on the ninth of Av? Sa mga buwang ito po, ano, sa araw na ito. So balik kasaysayan po tayo. Noong August 2, 1941, ano po ang nangyari noon? It's the beginning of one of the most or greatest tragedy in history. Ito po ay ang Holocaust, kung saan ang mga Nazis doon sa Germany, sa panguna ni Hitler, they began killing Jews. Yung pong mga Hudyo, yung pong mga taga-Israel. Siya po ay tipo ng Antikristo, pero hindi pa siya ang Antikristo kasi hindi pa po oras. So maraming naging pinuno ng mga malalaking bansa noon na naging tipo ng Antikristo. At ang akala ng marami noong panahon nila ay sila na ang Antikristo. Subalit hindi pinahintulutan ng Diyos pagkat it is not yet the time. So yun po ay noong August 2, 1941, the beginning of Holocaust. Milyon-milyong mga Hudyo po ang pinatay, tinorture sa Europa. Pero alam niyo po, bago po ang event na 'yon, pangyayaring 'yon, mayroon pong tinatawag na Balfour Declaration. Na ginanap po sa British Island no po. Ano po 'yung deklarasyon na 'yon? Lahat po ng Hudyo ay pinababalik muli sa Israel. So nagkaroon ng bukas na pintuan para ang mga Hudyo po ay magbalik sa anilang bayang Israel. At marami po sa Europa ang hindi tumugon dahil settled na sila. Dahil sila po ang isa sa mga pinaka may kaya. Ano po, sila ay pinagpala ng Diyos at marami po ang hindi nagbalik. At hindi nila alam ang bukas na pintuan yon ay pintuan ng kanilang kaligtasan. At ang hindi po mga nagbalik ay nabiktima nga po nung Holocaust. Tinatayang may nasa 6 milyon na mga Hudyo. Kahapon po, mapapanood nyo po ito sa YouTube. Di po ba? May, yung Schindler's List, mga pelikula, aklat. Marami na pong naisulat, naipelikula ng mga mabuhay pangyayari ng mga bata, matanda, walang pinipili. At tunay pong kahindik-hindik. Ano, kahapon po, may mga ilan tayong istorya ang pinanood ni review. At hindi pwedeng hindi mabiyak ang yung puso sa kanila pong pinagdaanan. August 1941. In the Hebrew calendar, it was the ninth of Av.
Magpatuloy po tayo. July 31 to August 2, 1492. So from 1941, balik po tayo ng 1492. So ilang daang taon po. Anong nangyari nito? Ang Espanya po ay they became united. Aragon, Castile, nung mag isang dibdib po ang kanilang haring si Ferdinand at si Isabella. Naganap po ng pagkakataong ito, ang Espanya po ay naging isang malaking bansa. Subalit doon din naganap ang requisition o ang Spanish Inquisition laban sa mga Hudyo sa loob ng 4 na buwan. May tinatawag silang Alhambra. Ang panawagan nila o pinag-utos sa mga Hudyo, convert to Catholicism, maging Katoliko sila, itakwil nilang kanilang Judaismo. Kung hindi, umalis sila ng Espanya. At kung hindi, sila'y papatayin. So it was the Spanish expulsion of the Jewish people from Spain. So napakarami po noon ng mga Hudyo sa Espanya at sila'y pinalayas. Ang ilan po na nag-convert na maging Katoliko upang hindi sila mausig ay bandang huli inusig din. Yun ang nangyari sa Inquisition. Marami po ang binitay pagkat sila po'y pinaghinalaan, na bagamat nagkatoliko sila, ay pasikreto pa rin nilang kinip ang kanilang pagiging Hudyo. Kaya't marami po ang binitay at pinatay ng panahong yun. Again, balik tayo sa kasaysayan. July 31, again, to August 2, 1306. So from 1492, ngayon naman 1306, again on the 9th of Av. Ano pong nangyari sa France nung panahon ng Roman Empire, sa ilalim po ng Haring Philip the Fair, na bankrupt po ang bansang ito. Kaya't kinuha ng hari, sinamsam ang kayamanan ng mga Hudyo. At ang mga hindi napatay ay kanila pong pinalayas mula sa France sa loob lamang ng isang buwan. At marami po ang nawala ng kabuhayan, kabahayan. They were uprooted. Ang kanilang mga ari-arian, mga malalaking lupain pong sinasabi rito po nung panahon yun. Malalaking lupain. Kaya't ang ilan doon, tinatawag na Lord, Panginoon ng mga lupain, maraming mga alipin. Lahat ito ay sinamsam ng kaharian sa anila. Ngayon, balik na naman tayo, July 18, 1290. Again, on the 9th of Av. Si King Edward the 9th, sa England naman po ito, pinalayas ang lahat ng mga Hudyo. It was a nationwide expulsion and rejection. Mula noong 1278 at noong Roman times, may mga Hudyo na po sa England. Sila po ay mga moneylender. Mga nagpa-5-6, mga nagpapautang, dahil sila ay mga, mga mayayaman. At mahigit 300 na mga Hudyo po ang inaresto, pinatay, binitay. At ang kanilang, again, mga ari-arian, kayamanan, mga bahay, ito po ay sinamsam. Ngayon, balik na naman tayo. 1096, August 15, 1096, again on the 9th of Av. Ito po ay nung mga crusade, nung Byzantine or Byzantine Empire. Ito'y mababasa natin sa kasaysayan, the knights and the peasants of Europe. Yung mga knights, ito yung mga sundalo ng empire. Sila ay nagpunta sa Jerusalem upang kanila daw pong iligtas ang Jerusalem mula sa mga Muslim. At marami silang pinatay na mga Muslim at mga Hudyo sa Jerusalem. Ganon din ang nangyari sa Germany at sa Europe. 10,000 to 1.2 million na mga Hudyo ang pinatay during the medieval times. Ito ang mga panahon na kung inyong maalala, pinagbibintangan ng marami ng mga witch, mangkukulam.
Pero ang totoo, sila po ay mga mananampalataya. Ngayon, balik na naman tayo nung second century. Ano po? So, 200 years after the birth of Christ, si Simon Bar Kokha, doon sa Jerusalem, ay pinroklama niya ang kanyang sarili bilang Mesaya. Ito po ay sa Jerusalem at sila po ay buong Persang nagrebelde laban sa mga Romano. So they were under Roman rule at that time. Si Emperor Adrian, he crushed Jerusalem. So pinulbos nila ang Jerusalem dahil sa revolt na ito at pinatay ang mga nagrebelde. Marami po ang pinatay doon sa Jerusalem. And they turned the Jerusalem, the city, into a Roman pagan city. Ngayon, balik po ulit tayo sa kasaysayan. Atras na naman tayo. 70 AD. So, 70 years after the death of Christ. Noong late 60s, ito po noong first century. Mga zealots, ito po yung mga makabayan ng mga Hudyo sa Jerusalem. Sila po ay nagrebelde laban sa mga Romano. Nung panahon ito ay nag-suicide si Nero, yung Roman Emperor. At sinasabing siya ang Emperor na nag-execute, nag-martyr sa maraming mga Kristiyano nung panahon yon. At nagkakagulo sa Roma, they have to choose a new emperor. Kaya si Titus na anak nung naging emperor, pinadala po sa Jerusalem. Ano pong ginawa nila? Kanila pong kinrucify, pinako sa krus ang napakaraming mga Hudyo. Naubos daw po ang mga puno sa kabundukan doon sa Jerusalem sa dami ng kanilang mga ipinakong mga Hudyo. Ang templo ay kanila pong sinunog, pinulbos, na walang, ang mga bato po doon sa templo ay napakalalaki. Ito po ay kanilang tinibag na walang isang batong nakapatong sa kapwa bato. Ang pangyayaring ito noong 70 AD, the destruction of the temple in Jerusalem, binago nito ang kasaysayan. This changed the world history. It was a gigantic change. Bakit po? Sapagkat nawasak ang Jerusalem, nasalbag ang church sa Jerusalem, at nawala po yung Jewish root. Di po ba nagsimula ang church sa Jerusalem? On the day of Pentecost, dahil nawasak ang Jerusalem, ang mga apostol, Kristiyanong natiling buhay nung panahong yon, sila po ay mga salbagla po. Dispersed, sila po ay nagkalat. Kaya nga po, nagkaroon ng seven churches of Asia. Wala na sa Jerusalem nung panahon pong yon. Now, balik tayo. 586 years before the birth of Christ. So ito po, no? Bago sinilang si Jesus. Ito naman ang pagkawasak ng unang templo, Solomon's Temple. O yun po, sinunog po ano ang Jerusalem. Ngayon, balik tayo ngayon, 586 years bago sinilang si Jesus. Sa pamagitan po, pangunguna ni Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia, winasak po ang templo ni Solomon. So ang unang templo ay winasak. It was a day of calamity. Ito po ay nakasulat pa sa Bible. Ang mga Hudyo po, sila po ay na-exiled. Sila ay pinalaya sa kanilang sariling lupain. Bakit? Dahil sa kanilang idolatry, dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, dahil sa kanilang disobedience, hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kanilang inangkop ang mga paraan ng mga Diyos-Diyosan ng iba't ibang mga lupain. Kaya
Ito po ay nasulat nung panahon ni Daniel, Jeremiah, Ezekiel. Ito ang panahon ng Babylonian exile. In Jeremiah chapter 36, habang ang hari ng Jerusalem, si Jehoiakim, dahil sa propesya ng Diyos sa pamagitan po ni Jeremiah, sinabi ni Jeremiah, magpasakop kayo sa Babylonia. Pagkat ito ang disiplina ng Diyos sa ating bayan. Ngunit natural, siya po ay sinabiang espiya kayata, kumakampi ka sa haring Nebuchadnezzar. At dahil doon, Jeremiah scroll, yung mga isinulat niyang propesya, ito po ay tinapon sa apoy ni Haring Jehoiakim. So siya'y galit na galit at tinapon niya po yung scroll kung saan nakasulat yung salita ng Diyos na pinasabi kay Jeremiah. Alam niyo pong pangyayaring ito? On that same time, ng ganun ding oras, ano pong nangyayari naman sa Babylonia? Naroon si Shadrach, Meshach, Abednego. Sila po ay itinapon doon sa naglalagablab na hurno. In the fiery furnace, 7 times made hot, 7 beses na pinainit. So while in Jerusalem, the word of God, the scroll written by Jeremiah was thrown into the fire by Jehoiakim the king. In Babylon, sina Shadrach, Meshach, Abednego naman ay pinatapon din sa apoy ni Haring Nebuchadnezzar. Bakit? On the contrary, because they refused to bow down to the image na pinatayo po ni Nebuchadnezzar. Ano pong nangyari? Ito'y mababasa sa Daniel chapter 3. The word of God became flesh. Jesus Christ, nanaog siya, sinamahan si Shadrach, Meshach, Abednego doon sa gitna ng apoy. Amen? At mismo nga si Nebuchadnezzar at ang mga nakakita, sabi, bakit 3 lamang ang ating itinapon doon sa apoy? Bakit 4 silang tao doon at ang isa'y mukhang anak ng Diyos? At sila'y inihaon, hindi nasunog, hindi nangamoy sunog, at naluwalhati ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Luke chapter 13, verse 34. Nang si Jesus po ay papasok on the triumphal entry. Diba yung Palm Sunday, may palaspas? Ano po? So si Jesus, nakasakay sa donkey, papasok siya ng Jerusalem. Ano po ang kanyang sinabi? O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw kayo. And in verse 35, narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Blessed is he that comes in the name of the Lord. Habang sila po ay nagse-celebrate, kapistahan po noon, malapit na yung Passover, si Jesus po he was weeping, he was mourning. Why? Dahil alam niya at naikita niya ang kasasapitan ng Jerusalem na nangyari at natupad on 70 AD. The destruction of the second temple or tinatawag na Herod's temple dahil si Haring Herodes po ang nagpa-restore, nagpatayong muli nung first temple na nawasak nung panahon ni Solomon. At hanggang ngayon, hindi pa po natatayong muli
ang ikatlong templo. O hindi pa natin alam, pero wala pa po ang ikatlong templo. Ganun kawasak na hindi nila alam nasaan yung the exact spot kung nasaan ang templo. Ito'y pinulbos, dinurog. As Jesus said, hindi ba't ito rin ang kanyang sinabi no, sa Matthew 24. It was the destruction of Jerusalem, the global dispersion, na dispersed na ikalat ang mga Hudyo. Sino lamang naligtas? Ang mga Hudyo pong in Matthew 24, inalala nila ang sinabi ni Jesus. Pag nakikita nyo na mga tandang ito, tumakbo na kayo sa kabundukan. At yun lamang nakapagligtas sa nila. At may kinukwento pong ating mga pastor, Masada yun, Pastor Fer, kung di ako nagkaamali. Kung saan yung mga grupo ng mga mga Hudyo po, mga warrior nila, soldiers nila. Dahil kubkub na ang Jerusalem, sila po'y tumakbo dun sa fortress. Imposible daw po yun na maabot, ano? Plateau, mataas na bundok. Pero still, sila po'y napuntahan. At bago sila matagpuan ng kaaway, ilang daan sila, bata, matanda, babae, pinili na lamang nilang magpakamatay kesa makuha or magupo ng mga kaaway. Kaya't ang bawat Hudyo daw pong sundalo ay itong isang panata, hindi na maulit ang nangyari doon. Sa Masada ba yun? Ano po? Kahindik-hindik na pangyayari. Kasi isang sundalo ang naatasan para patayin silang lahat doon. Biruin mo yung bata, matanda, at tapos huli niyang papatayin ay ang kanyang. Umabot sila sa ganoon po. Actually, nung panahon nga ni Nebuchadnezzar, sila'y kinubkob, ano po, ng ilang taon yun, 2 years, kundi ako nagkaamali. At dahil di sila makalabas doon sa Jerusalem, kahit sarili nilang anak, kanila nang kinain. Nangyari din ito nung panahon ni Haring Ahab at Jezebel, nung panahon naman ni Elijah. Ano po, sila ay pinalibutan. Biruin mo, sa sobrang gutom at talagang tagutom, ang sariling ina ay kinain ng kanyang sariling anak. So ito po ay grabe po na mga pangyayari. Dahil noong 586 years before Christ, ang Jerusalem po ay pinangunahan ng isang napakasamang hari. It was prophesied by Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel. Napakasama ng naging hari nung panahong yon. At ang isa sa kanila ay sinasabing si Haring Manasseh na hindi niya matanggap ang mga salita ni Propeta Isaiah, kaya siya ay inutusan na ipasok sa loob ng puno at nilagaring buhay sa gitna. The Prophet Isaiah. At dahil sa kanilang mga ginawa sa mga propeta ng Diyos at sa kanilang unang rejection sa Diyos sa kanyang kautusan, ito po ang inabot nila at ng kanilang bayan. Binigay ng Diyos ang Israel, ang Jerusalem, kay Nebuchadnezzar doon sa Babylon. Kaya't naisulat ang panaghoy, The Book of Lamentation by Jeremiah. About the first destruction of the first temple. Dito nga pong templo ni Solomon. And 600 years after noon, on the same day, the 9th of Av, nangyari ulit the destruction of the second temple, 70 AD. Jerusalem was wiped out. The second temple was destroyed.
They were exiled from their own homes. Bakit ganon ang nangyayari sa tuwing ikasyam ng Av sa buwan ng mga Hudyo? Ang sagot ay nasa salita ng Diyos, nasa Torah. Yun ba'y insidente lang? Aksidente lang ba yun? Na tuwing sabi natin, kung tayo every December 23, sineselebrate ang birthday ni Pastor, church anniversary, Christmas party. So ilang taon na yan, ano? Diba? Sinasadya natin yon, tama? Na i-celebrate. Dito naman sa mga Hudyo, every 9th of Av, ay ganito pong pangyayari. Ano po? Mula pa nung Old Testament, New Testament, modern times. Why? Leviticus 26 verse 14. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako, sabi ng Diyos, at hindi nyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, verse 15, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na anupat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitnaan ninyo ang sindak. Verse 16, at pagkatuyo at ang lagnat na uubos sa mga mata at magpapalupaypay sa kaluluwa at maghahasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan sapagkat kakanin ng inyong mga kaaway. Deuteronomy 28, verse 63. At mangyayari na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo, na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo, na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. Verse 64, at pangangalatin ka ng Panginoon sa lahat ng mga bayan, mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. At do'y maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala ninyo ng inyong mga magulang sa makatwid bagay sa mga Diyos na kahoy at bato. So itong tinuran ni Moses bago pumasok ng lupang pangako ng Kanaan ang mga Israelita. Sila po ba ay sumunod? Sila ba ay natakot sa Diyos? Sila ba, did they fear and trembled with the word of God? Sila po ay sumuway. Sumamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Kailan po ito nagsimula? Ang misteryo'y nagpasimula doon sa bundok Sinai. There was the gap between God and the Hebrews. Kaya sila po ay pinalayas, inalis mula sa kanilang lupaing mana at sa mga pagpapala. Nangyari ito doon sa Kadesh Barnea. Nang sinugo ni Moses ang 12, the 12 tribal leaders. Isa doon si Joshua at si Caleb. Nang bumalik sila, ay dala nga po nila yung malalaking ubas. Talagang pasan-pasan nila. Truly, they said, it was a land flowing with milk and honey. Napakatabang lupain. Siguro yung ubas kasi laki ng apple. At ang bungkus noon, talagang 2 tao. Yung cluster niya, ano po? Talagang napakayamang lupa. Subalit, may mga higante na nakatira doon. Subalit, tipaklong lang tayo. Ganyan lang tayo kaliit kumpara sa kanilang taas. So marahil sing taas sila o lampas pa sa bubong na yan, sa kisame na yan. Ano po? At sila'y natakot at ikinalat ang balita ng takot. 2 lamang sa mga isinugo ang nagsabing gagawin natin silang tinapay. Kakainin natin ang mga higanting yan. Dahil tayo ay pinoprotektahan ng Diyos. Tara na, sugod na. Subalit ang karamihan ay hindi naniwala. They slandered the promise of God. Siniraan nila ang salita at pangako ng Diyos na binitiwan ng Diyos 440 years and more pa kay Abraham na kanilang ninulo.
They responded. Sila'y tumugon sa pangako, salita at kabutihan ng Diyos. Nandun na sila sa borderline. Nakatuntong na sila sa lupang pangako itong mga leader nila. But they complained. But they did not believe. They rebelled. Nagrebelde sila laban kay Moses. At gusto pa nga nilang patayin si Joshua at Caleb. Their faith, their boldness was a rebuke to their unbelief. They were hard-hearted and stiff-necked. Nakalimutan na ba nila kung paanong ilang linggo lamang mga araw ang nakaraan, ang dagat, ang pulang dagat ay nahati, sila'y nakatawid. Tuwing umaga, merong fresh bread, manna from heaven, the angel's food. Doon sa disyerto, ang malaking tipak ng bato ay umagos ng tubig. At nandoon ang haligi ng apoy at ang haligi ng ulap. At nandoon bumababa ang presensya ng Panginoon. Nagsinag ang mukha ni Moses sa presensya at kaluwalhatian. Ano pa ba ang nararapat upang sila'y manampalataya? To see is to believe. Nakita nila. Naranasan nila. Doon sa Goshen, ang buong Ehipto ay sinalot maliban sa kanila. Ang kanila mga anak na panganay na lalaki ay hindi nangamatay, bagamat lahat sa Ehipto po, lahat ng panganay na lalaki nangamatay maliban sa kanila na nasa loob ng tahanan at sumunod na pahiran ng dugo ng tupa ang mga amba ng kanilang pintuan. Ano pa ba ang kulang? Kaya't hindi sila nakapasok sa kapahingahan at di nila natanggap ang pangako ng Diyos. Sila po ba'y nagsipagsisi? Nangyari iyon on the 9th of Av. It should have been a day of blessing, of possessing the land, of obtaining the promise, the rest of God. Makakapaghimlay na sila at makakapahinga. At last, after 440 years, after freedom from slavery, this is the generation that will fulfill the promise, that will gain, inherit the promise. But they rebelled. They did not believe. They complained. And that door of blessing on the 9th of Av became a curse for these people. They did not enter the land. So on that day, yun ba'y gawa ng Diyos? No. Yun ay bunga ng kanilang hindi pagtanggap at paniniwala sa Diyos. It became an open door for Satan to become a curse. That day of blessing became a curse. And so every 9th of Av, the enemy, sabi nga po ni Santiago, kung di ako nagkakamali, do not give place to the devil. Resist the devil and he will flee from you. But they gave place to their fleshly desires. They did not look to God. So napakabigat na kasalanan sa Diyos ang unbelief. Ang hindi mananampalataya at pagtiwala sa Kanya. Proverbs 3:6, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall make your path straight. Sa Living Pong translation, in everything you do, put God first. He will direct you and crown your efforts with success. Amen. Hindi na kailangan ng mahabang seminar kung paano umaman at kung paano. Four years of course in business management, okay yan. Pero Proverbs 3:6, binigay na sa atin ang sikreto, ang susi ng kaharian for success. And so magbalik po tayo sa kasaysayan. So they were scattered in 70 AD. They were scattered
every ninth of Av. They were expelled from their land. Kung saan sila naninirahan, sila'y pinalayas. Why? Because on the first ninth of Av, meron sa pag-aaral po ng Biblia, may tinatawag po na first principle, kung saan unang naganap. Ayun po'y napakahalaga. So, nung unang araw ng Av, na kung kailan dapat they possess the land, but it did not come to pass because they refused the word of God, they refused to believe God, and so every ninth of Av, sila po'y pinapalayas mula sa anilang lupain. They were uprooted. Ngayon, balik tayo nung panahon ni Jesus, the Messiah of Isaiah 53, the Isaiah of Isaiah 9, di ba? Unto us a child is born, and he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Ang tagapagligtas ng Jerusalem at ng sanlibutan, he walked in flesh. The Word became flesh and dwelt among us, Emmanuel. Anong ginawa nila kay Jesus? Ang katuparan, ang salita ng Diyos, they rejected him. They mocked him. They crucified, they tortured the Son of God. Katulad ng talinhaga ni Jesus tungkol sa ubasan. Narito na ang anak, ngunit hindi nila iginalang, hindi nila tinanggap, kanila pang pinatay. Ngayon, kung tama ang mga rabay, ang mga pariseyo sa kanilang ginawa, bakit nag-umpisa yon ng sumpa sa Jerusalem? Hindi ba't nang siya'y pinapako, ang sabi, ang sigaw ng mga tao sa harap ni Jesus, ang dugo niya ay ipataw mo sa amin, ang sabi niya kay Poncio Pilato. Dahil naghugas ng kamay si Poncio Pilato sa harapan nila. Walang kasalanan ito, palayain ko siya o yung isa. Alimutan ko pangalan, yung pinalaya. Ha? O yun, Barabas. O yun. Sabi na, si Barabas. O, wala akong kasalanan. Naghugas. Sabi na, sa amin, ipataw ang dugo ng taong yan. At yung nga nangyari na tupad, 70 years after the event. Kung tamang Israel, na kanilang pinapako ay isang huwad na Mesiyas, eh bakit sumpa ang nangyari pagkatapos ng kanilang pagtanggi and rejection kay Jesus Christ. Kaya't sa loob ng 2,000 taon, for over 2,000 years, since the birth of Christ, since His ministry, sila ay naging mga tupang walang pastol. They became a sheepfold, a flock without a shepherd. Anong mangyari sa isang pasto, sa isang tupa na walang pastol? Wala siyang proteksyon. Open to attack. Naalala ko, meron tayong finalo op na isang Kristiyano naman. Nananatili namang Kristiyano. Pero hindi na siya nakikipag-assembly sa kanyang mother church. At sabi ko, mag-ingat ka, para kang tupang walang pastol. Mag-ingat ka. Magdili-dili ka. Yan pa mong hinihintay, di ba? Sa wildlife, hinihintay ng mga mababangis na hayop, ililigaw yung pinakabata, mahina. Basta hinihintay nilang merong maiwan, maligaw. Kasi pagkaya na sama-sama, mahirapan sila. Hinihintay nilang ating magdili-dili. Kaya huwag kayong mag... Alam nyo na ibig kong sabihin. Amen. Sabi ko, ingat ka kapatid ha. Wala ang pastol. Wala ang covering, protection. Ah, magpakatatag ka. You're open. So, ganun na nangyari sa mga Hudyo. They rejected their shepherd and they became an open attack. So yung kinover natin, may 3,000 years yan, may get. Ano po? They did not recognize the day of their visitation.
Ang sabi ng Hebrews, today is your day of salvation. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Harden not your heart. Hebrews 4, enter into the rest. Manasok ka sa kapahingahan ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, ang kanyang salita ay nagbibigay ng kapahingahan. Kung naboboring ka sa preaching, kung naboboring ka sa messages, at mas excited ka sa mga makamundong music, o sa, I'm not against Netflix po, no? Ang sinasabi natin dito, the attitude of the heart. Kung mas nagpupuyat ka sa mga Korean movie, ewan ko ba, ba't nauso yung BTS ng McDo? Pareho lang naman, no? Excuse me po, no? Ang ibig ko pong sabihin dito, the attitude of the heart. Saan ka nagugugol ng mas maraming panahon, excited ka at masaya? At sa araw na ito, July 18 up to 20, the 9th of Av. Si Jesus, siya'y nanangis, umiyak para sa Jerusalem. Kaya nung siya nga po ay papunta na dun sa Golgotha, no? Pasa niya ang krus, umiiyak ang mga babae sa Jerusalem. Sabi nila, Jesus! Ang sabi niya, huwag akong iyakan niyo ang inyong mga sarili. Ngunit may magandang balita. Ang sabi ni Jeremiah, he who scattered will also gather. Siya na nanakit ay siya ring magpapagaling. Now, look at Israel. After more than 2,000 years, ang Israel ngayon ay isa ng malakas, kundi man isa sa pinakamalakas na bansa. Pinanood nyo po nung yung binobomba siya. Biruin nyo, meron siyang, anong tawag doon, Pastor? Iron Dome. Na-intercept yung mga bombang. Ang tubig sa hangin, kaya niya ngayong gawing liquid tubig para inumin. At hindi mabilang na mga invention. Nang May 14, 1948, nang dineklara nila na babalik na sila, kinilala na sila bilang isang bansa. At purihin ng Diyos, ang huling boto daw ng yes ay yung representative ng Pilipinas. Paki-research nga sino yon at purihin ng Diyos, pagpalain siya. Kasi pantay ang botong yes or no. So ang nag-break sa Pilipinas galing, na nag-yes upang kilalanin siya bilang isang bansa, na nagbalik ang Israel sa lupang pangako after thousands of years. Since the time of Abraham, yung disyerto nag-bloom. The land responded. Sapagkat sila ang karapat-dapat pinili at natatanging tagapagmana ng lupain. Amen. The flowers bloom, streams in the desert. Amen. At ngayon, isa sila sa pinaka nagsusupply ng mga prutas sa buong mundo. Hallelujah. Can a nation be born in a day? Ang tanong ng Diyos kay Isaiah. Yes, a nation was born in one day. That is the mercy of God. Although they responded negatively, still the promise, still the word, still the purpose, still their destiny was fulfilled. They would inherit the land. At hanggang ngayon, may paglalaban, but still, because God gave, because God spoke, it shall be done. Amen. In 1492,
1967. So marami pa po mga kaganapan. Ito po yung mga blood moons. But in 1492, balik na naman tayo sa kasaysayan, ano pong naganap? Remember the name Columbus. Christopher Columbus. Naalala nyo po, doon sa Spain, pinalayas ang mga Hudyo. Inquisition, requisition. On the 9th of Av. But kinabukasan si Columbus sa on the same harbor, doon sa pier kung saan pinalayas ang mga libo-libo po, no, mga Hudyo. Hindi nila alam saan silang lupain. Basta sila po'y lalarga sa mga barko. Kinabukasan, on the same harbor, on the same na pier, humayo po ang tatlong barko ni Columbus. Para ano? Anong naging bunga ng paghayo nilang yon? Na-discovery the new world. Ano po yon? Amerika. At ano ang Amerika? It became a refuge for the Jewish people, a refuge for people around the world. Kaya hanggang ngayon, di ba, sa border, ang daming gustong ano, mag-crossover. Pinagpala ang bansang ito. So God sent on the same harbor on the very next day of the 9th of Av, the very ship that will discover this blessed land, America. God will always make a way. This is the mercy of God. That was August 3, 1942. Three ships on the same harbor sailed across the world and discovered America. The greatest misery became the greatest mystery. What is the mystery? Ang puso ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, walang imposible. Walang imposible sa Kanya. Kaya niyang hubarin ang Kanyang pagka-Diyos, magkatawang tao upang tayo ay iligtas. Ganyan ka kamahal ng Diyos. In Genesis 11, on the Tower of Babel, habang nascatter po ang mga tao at di natuloy ang tore, at dahil sila ay binigyan ng confusion, dahil naging iba-iba ang kanilang salita. Hallelujah. On the next chapter, Genesis 12, tinawag ng Diyos si Abraham. At muli, nagkaroon ng kaibigan ang Diyos, a friend of God. Although there was rebellion against God in Genesis 11 in the Tower of Babel, there was a man, the next chapter, Genesis 12, a man who would obey God and who would even sacrifice his own beloved son. And then hundreds, even not thousands of years after, in Acts chapter 2, God restored the blessing of languages nang nagsalita ng iba't ibang wika ang iglesia on the day of Pentecost. God blessed again the languages of men. Amen? And in speaking in these languages, in speaking in tongues, on that day, 3,000 men were saved. In one day, in one preaching, after the speaking of many tongues and languages, 3,000 were saved. Amen? Si Esther, bagamat nilinlang ang hari, ang kanyang asawa, upang patayin ang mga Hudyo, but the same king, the same law gave protection. Sige, paglaban niyo ang inyong mga sarili. Amen? At yung pinagawang bitaya ni Haman laban kay Mordecai, sinong binitay? Yung kaaway ni Mordecai, si Haman. Si Stephen, ang una pong martir ng New Testament ng iglesia, nang siya ay minartir, pinatay, naging binhi upang
maborn again si Paul, one of the greatest apostles, who gave us Christ in you, the hope of glory. The rock they rejected became the cornerstone. Amen? Kaya totoo ang salita ng Diyos. Isaiah 55, hindi ito babalik sa kanya na hungkag. Gaganapin ang kanyang salita, ang kanyang layunin, ang kanyang kalooban, ang kanyang nais. Amen? The Word of God is never old-fashioned, not never outdated. It is always new and real. Amen. Because Jesus, the Word became flesh, is the same yesterday, today, and forever. Praise God. You break it, there will be consequences and curses. Don't mess with it, don't play with it. Ang salita ng Diyos ay banal. Ito'y mula sa bibig ng Panginoon. Ito'y ating sundin, igalang, pagbulay-bulayan. What are we meditating day and night? Facebook, YouTube, Netflix. Sinabi niya, pinangako niya kay Joshua, it was such a big task after the death of Moses, but God said, meditate on my word, on my promises day and night. It will be your strength. Fear not. Be courageous. Kanino niya, saan niya hugutin ang kanyang lakas ng loob? Sa pangako at salita ng Diyos. Meditate. Kaya in Psalm 1, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth na hindi man siya naikiumpukan sa mga umpukan ng mga suwail sa Diyos. But his delight is in the Word of God. He meditates on it day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Siya'y mamumunga sa lahat ng panahon. Hindi siya matutuyuan. And he shall be successful and blessed all the days of his life. Amen? Sundin natin ang kanyang salita, and you will be blessed beyond measure. Beyond measure. Hindi mo pa naisip, narinig, sumagi sa iyong isipan kung anong hinanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa kanya. Amen? Reverence it. Igalang mo ito. Don't dilute. Huwag mo itong make the Word of God pure. Huwag mo itong haluan upang ma-please lang ang mga tagapakinig. And so, the greatest curse or the greatest blessing. God is the God of history. It is His story. Amen? At siya ay tapat kahit sa mga taong hindi nagtapat at sumuway sa kanya. Pag sinabi ng Diyos, He will do it. Luke 18:27, sabi ni Jesus, what is impossible with men is possible with God. His heart longs for mercy. His heart is for mercy. Awa! Kaya in Matthew 18:22-31, the parable of the unmerciful servant, pinatawad ng amo ang kanyang alipin na millions of dollars sa panahon natin ngayon, ang katumbas na utang niya sa kanyang amo, pinatawad. Ngunit nang lumabas ang alipin ito, makita niya yung kanyang kapwa-alipin, just a few dollars, pinakulong niya. Di po ba? In Matthew 18:22, kaya't nang malaman ito ng amo, ay nagalit siya. Ikay pinatawad ko sa milyon-milyon mong utang, itong kapwa mo, nakakaunti ang utang, pinakulong mo. O unmerciful. Kaya't siya rin ay dinisiplina at pinakulong hanggat mabayaran niya sa huling sentimo ang kanyang utang sa kanyang amo. Ano ang tinuturo sa atin dito? Sa panalangin ng sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan kung paano kami nagpapatawad sa kasalanan ng aming kapwa.
Kundi tayo magpatawad ng kapwa, hindi pala tayo patatawarin ng Diyos. In Matthew 28:20, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. I am always with you, even until the end of the world. E tayo lalakwandasan. Ano yung lakwandasan? Iwan mo dyan, tapos, hindi ka iniwan ng Diyos. Ikaw lang naakalimot. But He's always with you as He had promised. Amen? And so, Romans 8:28. So then, all things work together for good to those who love God and who are the called according to His purpose. May layunin ang buhay mo, kapatid. You have a great destiny. Ang Diyos ang sumulat sa aklat ng iyong buhay in Psalm 139. Ba't tayo matatakot? Ba't tayo padadaig sa lungkot at mga alingaw-ngaw ng balita? Mark 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen? Higit pa yan sa ano, blank check. What things soever ye desire, hindi man need. Desire. Saan niya yan nakuha? Psalm 34:7. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ganyan kabuti ang puso ng Diyos para sa atin. Delight yourself. Believe in God. Amen? Let us serve Him with all our heart. Luke 18:29. Sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o asawang babae, mga kapatid o mga magulang, mga anak, dahil sa kaharian ng Diyos, na di tatanggap, verse 30, ng makapupong higit sa panahong ito at sa sanlibutang darating ng walang hanggang buhay. Verse 30, ang tinanim mo sa kaharian, aanihin mo. Amen? Manifold. Hundredfold. Deuteronomy 8:1. Ang lahat ng utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay inyong isasagawa upang kayo'y mga buhay at dumami at inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. Verse 2, at iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka, subukin ka, at maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya, pinapagdamdam ka niya ng gutom, pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala, ninakilala ng iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi na maga ang iyong paa nitong 40 taon, at iyong pagmuni-muniin sa iyong puso na kung paanong pinarurusahan ng taong kanyang anak, ay gayon pinarurusahan ka ng Panginoon mong Diyos, at iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na lumalakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Purihin ang Diyos. Walang sayang na karanasan sa Panginoon. Yan man ay mapadisyerto at ilang upang turuan tayo at malaman ang laman ng ating
mga puso. So let's take sin seriously. Lumakad po tayo sa pagsisisi, pagsisiyasat sa ating mga puso. Kanyang ipinag-utos na walang ibang Diyos na tayo sasambahin, kundi ibigin siya ng buo, to love Him with all our heart, our mind, soul, and strength. Do not bear false witnesses against your neighbor. Mapalaya ang iglesia sa kasalanan ito ng gossip, backstabbing. Kung di ka sigurado, sabihin mo, hindi ako sigurado. Huwag tayong magbaka sakalit mag-akala. Minsan, buhay na buhay ang tao, pinatay mo. Ganun lamang ang expression niya, naghaka-haka ka na. Huwag tayong patangay sa tudla ng kaaway na sa isip at salita ay pagbaha-bahagiin ang mga pamilya, ang iglesia at ang isang bansa. Talamak ngayon ano ang mga kritisismo sa politika. Wala pong politika sa tahanan ng Diyos. Walang pagkakampi-kampi, paggrupo-grupo at siraan. We are one body. Do not commit adultery. You are married to Jesus Christ. Pinagkasundo ka na kaisang dibdib mo si Jesus. Huwag mo siyang baliwalain. Do not quench the fire of the Holy Spirit. Umagos tayo. Huwag mong pigilan ng apoy ng banal na espiritu. Huwag nating kaligtaan ang pagtitipon. Ang message nung last Wednesday, ano po? Hebrews 10:25. Alam niyo po, may nangyayari sa espiritu kapag ang mga anak ng Diyos ay nagtitipon. Kung hindi, bakit ito hahadlangin ng espiritu ng mundo? May nangyayari kung saan dalawa o tatlo'y nagkatipon sa kanyang pangalan. Sundin ang ating mga magulang sa espiritu. Obey your parents in the Lord. To honor our ancestors, our fathers and mothers. There is a great price to pay in disobedience and unbelief. So nakita po natin sa ating pag-aaral ngayong umaga, napakabigat na presyo ang hindi magtiwala at manampalataya sa Diyos at sa kanyang salita at sa kanyang lingkod. At sabi ni Jesus, tayo ay husgahan sa bawat salita na lumabas sa ating mga bibig. And praise God. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag ay matatag, bago, sariwa tuwing umaga. Magpanariwa tayo sa pag-ibig at habag ng Diyos. Amen? And so the church was born on the day of Pentecost. And so now, on the 9th of Av, nawa ito'y maging bukas na pintuan ng pagpapala. Manasok ka sa kapahingahan ng Diyos. Tanggapin mo ang kanyang mga pangako. Ipamuhay natin ang isang masaganang buhay. Yan ang kanyang sinabi. Jesus said, I am the life. I have come that you may have life and have it more abundantly. Ang kaaway ay dumarating upang sumira, pumatay, magnakaw. Ngunit ako ay buhay at narito, binibigyan ka ng buhay, isang buhay na masagana. At hindi tayo mga materialistic na Kristiyano. The least blessing ay ang pera. Now count your blessings before God. Count His mercies, ang kanyang habag. Dumaan ang pandemya, narito tayo. Malusog, pinagaling.
dumaan ang matinding kahirapan sa ekonomiya, narito tayo, manaba pa rin. Hello? Nandiyan ang mga alingaw-ngaw, banta ng digmaan, and we are covered under the mighty wings of the Almighty. Shadow pa lang niya yun, ha? Psalm 91, under the shadow. Under the shadow. What more if you embrace Jesus? Kiss the Son. Hallelujah. Now, kapag, of course, nanonood pa rin tayo ng ilang mga balita, purihin po ang Diyos, ano? Ilang low pressure area, ilang bagyo, hindi po naglandfall. Napansin niyo po yon? Hello? Meron sa west, meron sa east. Magkasabay na mga bagyo, hindi po naglandfall. Dumaan lang. Hello? This is God's protection. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. God is good. At isang pangako ng Panginoon sa ating panahon, Revelation 12:11. Ilang beses na itong naituro po sa atin na ating mga punong pastor. One time po, siyempre, nanonood tayo about latest news. And then the Holy Spirit of God, binigay po ang verse na ito. And they overcame him. And they overcame him. Sino yung him? The dragon. And they overcame the dragon by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and by not loving their lives even unto death. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. This is the promise of God to the end time church, to the overcomers in the last days. They overcame him. Now say with me, they overcame him. Ulitin po natin. We overcame the dragon. Dinaig nila by the blood of the Lamb. We are covered. We are protected by the blood of Jesus. By the word of their testimony. Now speak the word of God. I love that song, ano po? Your breath in our lungs. Alam niyo po, during the pandemic last year, ito pong kinonfess ko. Death and life is in the power of the tongue. Proverbs 18:21-22. Sabi ko, Lord, that's what you said. Hindi virus ang lalabas sa bibig ko, but the power of your life. The power of your life. I will not be a bearer of this virus through the mouth. I will not spread by my mouth a virus or death, but life, life, death, and life is in the power of the tongue. Life will come out of our mouth. Amen. Do not curse your money. Do not curse your blessing. Bless your money. Bless your blessing. Amen. Amen. They overcame. And this is the promise. We have overcome the dragon by the blood of Jesus, by the word of our testimony, ang ating patotoo. So let us not slander one another, but let there be a mouth of encouragement and life. Amen? At hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Shall we stand? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kung ang pagsuway ng mga Hudyo ay nagbigay buhay sa atin na mga Hentil, paano pa ang kanilang pagsunod? Ang tanong po ng Apostol Pablo. And now, hallelujah, the promise is being fulfilled. Jesus is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the Amen. Hallelujah. Shall we say Amen? Oh, we say Amen. Yes, Father God, salamat po. At ayaan mo po sa araw na ito, sa amin bilang isang iglesia, isang bansa,
bilang isang mananampalataya, isang sambahayan. Ang araw na ito, O Diyos, ay isang araw ng bukas na pintuan ng pagpapala. We enter into the rest. We enter into your heart. We have not come to a desert mountain, but we have come to the living God. Salamat po, Panginoon, sa bukas na pintuan. Salamat, Lord, sa bukas na durungawan ng kalangitan, O Diyos. Salamat sa iyong naisim na ibuhos ang pagpapalang puno, siksik, liglig, naguumapaw at walang paglagyan. Salamat po sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, sa kapatawaran, sa pagtsatsaga, paghihintay, sa buhay na pag-asa. Habang iyong minamasdan ang iyong mga anak, habang kami ay iyong binabantayan, minamasid, buong magdamag, at lahat ng araw ng aming mga buhay, you never gave up on us, Lord. You never gave up on Israel. Why, oh why, what is man that you are mindful of us? Kaya Panginoon, punan mo po kami sa umagang ito, sa araw na ito. Mga kapatid, tayo pagsaliksik sa Panginoon. It's between you and God. Hayag sa Diyos ang lahat. Alam niya ang lahat. He's omniscient and omnipresent. Siya'y lagi nating kasama. Even in darkness, He is light. And darkness is His light to Him. Ikumpisal natin sa Diyos, let there be no unforgiven sin. Let there be no hidden sin before God. Lantad sa iyo ang lahat sa amin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Help us to walk in repentance and in the fear of the Lord. Now confess in your heart to the Lord. Panginoon, wag nawa na may kasalanang hindi po namin hiningi ng tawad sa iyo at sa aming kapwa. Wag nawa, O Diyos, that there is any sin that is unrepented for. O Rababakas e Rabaha. O Rababaha Yaraha Kasi. Search our hearts. O break our hearts. Lord God, let there be no unforgiveness. Lord, any root of bitterness. Ano mang galit o poot, minsan kinikimkim, Panginoon. Any offenses and disappointment. Father, oh God, oh God, oh Rabahaya Rahakasen, mga salita na hindi namin alam na kami nagkasala, mga pag-iisip na hindi pag-iisip ni Kristo. Oh Father, wash us with the blood of the Lamb. Wash us and our family, our church, our nation. Search us, O God. O break the yoke of curses. Break the yoke. Your love is a yoke-breaking spirit, O God. Thank you, Father. Let your anointing of love and mercy be upon us, that we may be merciful upon one another and forgiving, Lord. We thank you for the washing of your blood. We receive your forgiveness, deliverance, and freedom. We thank you, Father. Speak to your people, Lord Jesus, and have your way. We give you glory and praises. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Thine is the kingdom, glory, and honor, Father. Amen. In the mighty name of Jesus, set your people free. Set your people free. Break the yoke. Break the yoke of sickness. Amen.
Lord, take away the crown of this COVID, Lord, and crown this virus, and let only Jesus be crowned, O God. We give Him many crowns. We give You glory and honor, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, break every hidden sin. In Jesus' name, every yoke of bondage, every chain of sin, generational sicknesses and disease, in the name of Jesus, in the name of Jesus, let Your mercy, let Your love cover all, O God. We give You glory. Salamat po sa iyong habag, sa pag-ibig mo at katapatan na hindi natin tinag kahit anumang pagkakamali, Panginoon, at pagkukulang ng iyong bayan. Still, Your mercy, Your love, Your faithfulness shall endure forever. In Jesus' name, we give You glory. Amen and amen. Lord bless You. Upon You, be gracious to You. The Lord turn His face towards You and give You. The Lord bless You.
receive this blessing, Lord. We receive your blessing and your favor, Lord God, because this is your promise, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong pagpapala, at sa katotohanan po ng iyong mga salita, sa mga pangako mo, Panginoon. Salamat po, and Lord God, we live with your grace, by your grace, and your love, and your mercy, Lord. At sa umaga pong ito, tanggapin mo po ang bawat kaloob, Panginoon, na galing din po sa lahat ng iyong mga pabor at pagpapala sa aming mga buhay. Kaya nararapat lamang po na ibigay namin sa iyo, Panginoon, kung ano po yung nararapat. At nang may buong kagalakan at pasasalamat, sapagkat alam namin sa aming mga puso, hindi ka kailanman magkukulang, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. Let us pray. Minamahal naming Diyos, maraming salamat po sa kaalaman na pinagkaloob niyo sa amin. Panginoon, nawa ay sabi mo nga sa iyong mga salita, nangyari ang lahat ng bagay na ito sa iyong bayan upang kami ngayon, Panginoon, na inabutan ng henerasyon na ito'y matutuhan namin, Panginoon, ang nais mo na dapat naming matutuhan. Salamat sa pagpapala. Lord, we pray for the gift of obedience right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus, nagtamibigyan mo ng pagpapala, Panginoong Diyos, na palaging sumusunod sa iyong kalooban, sa iyong kaparaanan, sa lahat ng bagay na nais mo na, na itinuturo mo sa amin naway, matutuhan namin ang mabilis, Panginoon. O Diyos, bago dumating ang iyong bugtong na anak na si Yesu Kristo, Panginoong Diyos, ilagay mo ito isang regalo sa aming mga puso, Panginoong Diyos, na naway patuloy na pumasok kami sa iyong pintuan. Ikaw yon, Panginoong Yesu Kristo, na patuloy kaming makakapagpahinga sa iyo, Panginoon, at patuloy na mahubog ka ang iyong ugali sa aming mga buhay. Panginoon, ang iyong Your image and your likeness, Panginoong Diyos, na patuloy na mahubog sa aming mga buhay. Yun ang kagutuman namin, Lord. Yun ang, Lord God, na patuloy sa everyday, araw-araw, Panginoon, ilagay mo sa aming mga puso na mauhaw kami sa buhay mo at mahayag ang buhay ni Kristo sa aming mga buhay at patuloy kaming maging isa sa iyo, Ama. Lord God, in the name of Jesus at Panginoon, sa aming pong pansamantalang pag-iwaiwalay, Lord, bless our pastors in Baguio, Panginoon, Pastora Karina, Pastor Edgar, Lord, kung papaano, Lord, na iningatan niyo sila, Panginoon, na makarating doon, iuwi niyo po sila, Panginoon, na may buong kapayapaan, and your traveling mercy be upon them. Ang bawat pamilya, Panginoon, that we represent right now, in the name of Jesus, we pray, Lord, for your blessing, Lord, your righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Ito po ang aming nagkaisang dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po'y magsabi, Amen! Woo! How can I not love your name? How can souls not sing your name?